Hello, it's me, Estelle. It's me, Estelle. Hello, for today's video is... Video? Hello, for today's video, I'm Estelle. At yung video natin ngayon ay yung nakapag-activation tayo ng Filmora. Filmora X ngayon 2024. Kung paano natin siya ginawa, panoorin natin dito sa video na gagawin ko. So, explain ko muna. So, naghanap nga ako ng Filmora. So, mga 3 months na siguro, lagi nating nare-review, laging mali o hindi legit, hindi tunay, kasi marami nag-upload dito sa YouTube na mga nag-upload ng Filmora. Kesyo crack ito o free downloadable na no watermark. Siyempre, tinatry natin siya. At dito sa video na ito, natagpuan ko din yung talagang legit na magagamit natin na no watermark. At i-share ko dito sa video na ito. At doon sa, lalagay ko ng link kung paano ko siya ginawa. So, sundan nyo na lang. At yung kagandahan dito sa Filmora nito, ang nakaka-generate sa kanya ay yung Filmora X. So, hindi siya ganun ka-latest, pero... sigurado ko naman na maibibigay sa inyo yung hinahanap nyo na no watermark. Pero asahan nyo hindi siya ganun ka-latest. Pero kung sa mga clip-clip lang at editing na pang-cut or pang-editing na mga maliliit na mga video clip, ay magagamit nyo siya. So kasi dito sa ginagamit ko, ang ginagamit ko dati, CapCut na software. Kaya nga lang medyo... ano siya, medyo nababagalan ako, parang lalong bumabagal yung PC siguro sa dami ng, ano, maraming transition sa kanya, maraming nakasave na file doon sa CapCut. Pero doon sa Filmora, parang mas nabibilisan ako kasi mas mabilis siya mag-export. Yun lang tingin ko sa nagagamit ko. Pero ewan ko na lang sa mga magagamit nyo, experience nyo, pero dito lang i-share ko lang dito sa video kasi laging nawawala yung video na pinagpunan ko minsan taon na bago ko uli hanapin yung ano. Minsan ina-install ko kasi mga software tapos hanapin ko uli siya kung kanino ko siya napanood. Tapos gawin ko na lang, isave ko na lang yung file. Dinownload ko yung file tapos isinave ko. Inilagay ko din sa isang Google Drive o Google Storage na pwede nating i-download. Tapos lagyan ko na lang din ang video dito sa YouTube channel para ma-share na din sa iba. Tapos marireview ko na din pagkailangan. At yun lang, simulan na natin. Thank you for watching. Sana may maitulong dito ang video na ito. Sana may maitulong itong video na ito at makatulong din para sa inyo, makatulong sa akin. At babalikan ko yung video na ito pag nawala na naman. After year na naman, bago ko na naman siya balikan kasi nagagamit ko siya ngayon at mas nadadalian ako sa kanya. Yun lang. Practice-practice lang sa mga editing. Yun lang. Thank you for watching. Bye! Kung paano nga natin papakita na activation yung pinaka Filmora dinownload natin. Ito nga pala yung activation wonder share ng Filmora X. Ito ay activated na, ito ay license na, at activated successfully. Sabi nga ng nandito sa pinaka Filmora. So, hindi na natin siya inilog in at hindi na din natin siya i-connect sa pinaka website ng Filmora. Ay magagamit natin siya ng walang watermark. Katunayan ay magsasample ako dito ng video na magdadrag tayo ng isang sample video at ikakat na natin siya ng mas maliit lang yung pinaka minutes niya para mas madali natin ma-i-export. Kasi kung mas madali natin ma-i-export, mas mabilis tayong matatapos dito sa video na gagawin natin. So, ikat natin siya ng 15 minutes at itry na natin siyang i-export ngayon din. So, dito sa pinaka-name lang niya, ay babaguhin lang natin yung name niya. Siyempre, yung pinaka-format niya ay MP4. So, today is ang documentary natin dito sa video natin eh. August 26 today, 2024. Dahil updated nga siya na na-review ko siya kasi nag-expired na yung dati kong Filmora. So, hanap tayo ng panibagong Filmora ba, na afford lang ng budget at no watermark natin magagamit. Sorry, naglo-loading ang ating boses ngayon.
at itry na natin i-export. So, maghihintay lang tayo ng ilang minuto na hindi naman ganun kainip-inip at makakatulong naman ito para sa atin. At kung sa mga naghahanap ng link nito, ay iwanan ko na lang sa description or kaya sa comment box section. Then, puntahan nyo na lang yung pinaka link nito. Kung hindi sa Google Drive, ito ay Terabox ko ilalagay at sundan na lang natin. So, nangyari na yung pinaka in-export natin at puntahan natin siya sa pinaka folder. Para masiguro natin yung pinaka in-export natin ay ipe-play natin yung pinaka video niya para makikita natin kung talagang may watermark or walang watermark. So, ito na yung pinaka video. So, dito sa video na to ay nagtuturo akong gumawa ng page gamit ang laptop. So, ito yung ginawa nating video. So, makikita niyo wala naman siyang watermark, kaya pwede niyo na siyang i-download. At ilagay niyo na lang sa comment box section kung okay sa inyo at nagamit nyo din yung pinaka software nito at sana nakatulong itong video na ito. Maraming salamat sa inyong panonood at thank you for watching at huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe at i-hit nyo na din ang notification bell at i-like nyo na din ang video para sa mga susunod ko pang video i-upload at sana nakatulong itong video na ito. Salamat sa inyong panonood. Thank you! At kung may natutunan naman kayo, huwag mo naman kalimutan mag-like at mag-subscribe dyan. I-click mo na din ang notification bell para update ka sa iba ko pang mga gagawing mga tutorial.